Ang ano natin ito, sa VIP, kailangan talaga, since dugo tayo, di ba? Ang tinest natin, yung viscosity, tsaka yung kulay. So, alam nyo na, yung lapot at kulay. Diba? Itim, mapula, bising, malapot, hindi tumuturo, mga ganun, ano? Okay. Ngayon, ang te-testingin naman natin, dahil bakit natin gagawin yun? Dahil baka mamaya, pinipilit natin makarecover sa stroke, pero, meron mga ibang, problema, no? Dahil dapat, ang dugo, dahil ang ano eh, diba, naniniwala naman kayo sa Biblia, di ba? Sa Biblia, naniniwala kayo, ano? O, ayan, nakalagay sa Leviticus 17:11, no? Sapagkat, ang buhay ay nasa dugo. Maganda ang dugo mo, maganda ang katawan mo. Eh, maitim ang dugo mo. Gaganda ba ang katawan? Hindi. Yun nga, kaya na kaka-stroke ang tao na sa Biblia. O, ano pa yung nasa Biblia na inaano ko? Tingnan nyo. Kanina ko pa sinasabi sa inyo, yung diet, di ba? Yung prutas at gulay. Tingnan nyo, ano pa yung nasa Biblia? Ito, lumang tipan ito, si Daniel. Ayan o, yung panahon ni Daniel. Ayan, Daniel 1:12 hanggang 15, ha? Subukan nyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig. Sabi ng isang ano, sa loob ng 10 araw, oh, painumin lang daw siya ng tubig tsaka gulay. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataan kumakain ng pagkain ng hari. Kasi sa hari, mga karni-karni yan, di ba? Sila prutas at gulay lang. So, madalit salita, kahit Biblia, nag-i-encourage sa prutas at gulay. Kaya doon tayo. Kaya ito, yun ang ano natin. May basihan tayo. O ano pa, si Hippocrates, di ba? Kilala niya yung matandang ano. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Ibig sabihin nun, kapag ikaw nakakita ng gulay, lulutuin mo base sa panlasa mo. Di ba? Base sa tradisyon. Lulutuin mo yon. Pero yung gulay, pag hindi mo niluto, yung pagkain, ha, pag niluto mo, pag hindi mo niluto, gamot mo yun. Ah, okay, let your food be your medicine and your medicine be your food. So, nakuha niyo. At kaya tayo nagkaka-ugma-ugma, di ba? Hindi kontra. Okay, kaya nakapokus. Bakit? Kasi kapag prutas gulay kinakain mo palagi, yung dugo natin gaganda. Yung sinasabi ko, 90 to 95% prutas at gulay. 5 to 10% kanin at kari lang. Pero sabi ko nga, pwede rin kumain ng 20% karne, pero magtatrabaho tayo, papawisan, kukonsumuhin natin. Pag hindi natin nakonsume, magiging kolesterol, magiging uric acid, kung ano-anong mapapanis. Doon nagkakaproblema, umiitim yung dugo. Doon na yung problema, ha? Kaprutas gulay, ha? So, okay. So, nakapokus tayo sa dugo. Since may sakit na kayo, may, na-stroke kayo, o, tingnan nyo. Ano ba dapat ang, ano ng tsura ng dugo sa, ano, ha? Ito yung dugo, itong normal na tinatawag live blood analysis. Hindi ito CBC, ito LBA. Oh, tingnan nyo. Normal healthy red blood cell. Ayan. Nakita nyo yung bilog-bilog? Maligit ka no? Ah, yan yung normal. Hindi dikit-dikit. Parang sago. Nakuha nyo? Ha? Okay ha? Para ano to? Ayan na naman yung may problema. Ang may problema, ganito, eto. Ito ha, yung may problema. O, pansinin nyo, bilog siya pero may tinik. Parang tansyan, bulo-bulo to. Parang ganun, di ba? Hindi maganda yan. Hiwa-hiwalay pero may ano. Hindi, ayan ha. O, bakit? Kasi ito nakalagay, oh. O, damage to the nucleus of tissue cell which is the beginning of mutation that lead to cancer. Pag ganyan, pwede magka-cancer, lumaki. Lahat naman tayo. Okay na. Lahat naman tayo may cancer, pero hindi lahat may tumor. Eh bakit hindi lumalaki yung tumor natin, yung cancer natin? Kasi nga, yung doktor natin gumagana. Every seconds, binabantayan yan. Pero pagka tumaas ang toxic, katulad niya yung maitim, oh, naging ganyan matagal, hindi nyo malayan, na ganyan na pala yung dugo nyo. May tinik-tinik na yan, hindi nyo na malayan. O, doon na magsisimula lumaki yung cancer. Kaya ngayon pa lang kailangan alamin natin. Tama? Ano pa itsura nung sinasabi nating magandang dugo sa microscope, yung real-time actual na to, ha? Tingnan nyo to. Ilapit mo.
Ayun ha. Dito tayo, dito. Balik natin. Hindi yan, hindi yan. Tanggalin muna natin yan. Ito yung normal na dugo sa microscope. Ayan, nakita niya? Lapit mo, lapit mo. Oh, di ba? Ayan, oh. Oh, steady. Ayun naman yung may ano, may tinik-tinik, yung may cancer na, stage 4 cancer na eh. Oh, kaya alam niya na ha, huwag hindi na kayo ignorante sa microscope ha. Oh, ano pa? Oh, ito pa. Ano pa itsura nung may cancer? Ayan, nakita niyo? Oh. Di ba? May buluto, no? Di ba? So, ang inaasahan natin, dapat maganda ang dugo natin, yung bilog-bilog. Ha? Okay? So, naiintindihan niyo? May tanong kayo? Wala? Okay. Meron pa, ha? Ito. Katulad niyo, na-stroke kayo. Kadalasan, na-stroke nito, malapot ang dugo. Oh, tingnan niyo. Katulad nito, ha? Oh. Ayan, per session. Ilapit mo. Per session, ha? Tingnan mo. Nakita niyo bang hiwa-hiwalay? Hindi, di ba? Ayan, oh. Ayan ang per session, oh. Oh. Hindi maganda yan. Kaya sabi ko kasi nyo, pwede kayong ma-stroke pag ganyan yung dugo nyo. Oo, kaya sumunod, ano, second session, tingnan nyo. Oo, second session, medyo hiwalay ng konti na, di ba? Di ba? Oo, second session yan, medyo hiwalay na ng konti. Oo. Punta tayo sa fourth para mabilis. Ayan, fourth session, tingnan nyo. Oo, fourth session, oo. Hiwalay na, di ba? Dapat yan ang target natin. Kaya tayo may anim na session eh. Oo. O, ika-pip. Ito yung pip, o. Pip session, o. O, tingnan nyo, halos. Di ba? Ang gaganda, di ba? Walang tinik-tinik. O, bilog-lak. Kita nyo ba? Ha? O, yan yung pip session. Hanggang sa six session kailangan. Kasi, a pip session, maganda na. Okay? O. So, naintindihan nyo na, ha? Na, ano natin. Na, in-educate ko kayo para tayo, hindi tayo blind. Alam nyo yung nangyayari. Thank you very much, Doc. Okay? Ngayon, magte-test na tayo. O. Okay? O, sige. Ito ha. O, ayan, kukunin natin yung dugo ha, ipiprick natin. Oh, okay. Oh, ayan. Oh, ito yung dugo nyo, di ba? Oh, ito test natin ngayon. Huwagan mo. Ito yung dugo nyo, ha? O, tayo ng ano? Medyo malapot siya, di ba? Dikit-dikit. Ilapit mo. E, ganun, o. Yan, para hindi nag-aano yun, di ba? Kasi yung shield ng ano, di ba? Dikit-dikit. So, hindi naman natin malaman kung may tinik-tinik kasi dikit-dikit nga eh. Dapat yan, iwahiwalay, di ba? So, kailangan malaman natin ngayon kung merong bulutong o may tinik-tinik. O, anong gagawin natin? Eto, kunan mo to. O, ayan ha. O, pipisain lang natin. O, pipisain natin ganun. O, makikita na natin, di ba? Para ngayon pala malaman, mapaganda, baka mamaya may prostate eh. O, tingnan natin. O, yun o. Maganda naman. O, nakita niyo parang sago? Parang talaba? Oh. So lumalabas, safety tayo. Oh, kasi nag-BI. Maraming salamat. Oh. Bacteria po.
O, may kailangan may bakterya. Yun ang ayusin natin. O, kaya inom kailangan kayo, ha? Ay, may bakterya. Kailangan, ganyan ang mangyari sa inyo, dugo nyo mas maganda pa rin sa mga susunod na therapy. Pero ngayon ako naman, na, hindi na ako nag-aalasin, yung maganda yung dugo nyo, di ba? Okay? So, naintindihan nyo, malinaw tayo, ha? Thank you, Do. Na paano naman po yung mga may mga bakterya, paano mo alis? Hindi, yung therapy natin dahil inom tayo nutrient. Kasama na yon, alis ang dugo, therapy, kasama na yon. O, siya naman. Asan yung dugo niya? Oh. Oh, kanya to ha? Sa'yo to, sister, di ba? Oh, sige. Hindi mo naka, ano, di ba? Lalagay natin. Parang gubat. Mas mano sa'yo, sister. Oh, mas madugo, di ba? Oh, nakita niyo yung diferensya, di ba? Oh, hindi natin din alam kung may tinik-tinik. Oh, di ako titingnan natin, di ba? Oh, parang kayo pa lang, alam na natin. Oh, pipisil na lang natin. Oh, yan, oh. Kasi pagka ang dugo niyo mahina, yung cancer magde-develop. Tingnan natin. Oh. Mayroon pa bulutong. Pero may bulutong ito. Iba ito. Tingnan nyo. Wala tayong makitang... Ano ha? Tingnan nyo. May uka-uka. O, hindi talaga bilog na parang sago. Yung bakterya pa po. O, nakita nyo. No? May tama. O, yun. May tama. Di ba? Nakita nyo ba? Kumparahin sa kanya, di ba? O, hindi pwede, ito. Hindi kayo mag-ano, BBIP. Ayun, nakita ang dami, oh. Hindi maayos, eh. So, naiintindihan nyo rin? Ha? Kaya, anong gagawin natin? Sa anim na session, una talaga nire-require ko BIP. Sa inyo, kahit tuloy-tuloy na, hindi na BIP. Pero sa inyo, kailangan every 3 session, may BIP kayo. O, so, apat na session. Para makita natin kung nag-improve o hindi. No. Dahil kung kinakailangan nating improving pa, lakasan o whatever, gagawin natin doon sa nutrients. Ano makakatulong ito? O, ito ha. Ito ang makakatulong para gumanda yan. Kasi yan, pwede mag-develop ng cancer. Wala siyang mahina yung panlaban niya sa cancer. Yun ang iniwasan kasi itas ng cancer ngayon, breast cancer. Hindi ba sabing may... tumor ka, hindi. Ibig sabihin, kailangan maganda ang dugo natin palagi. Tama? That one, Doc, how many times a day? Ay, hindi. Mamaya, tuturo sa inyo. Merong dosage yan. Merong tinatawag dahan-dahan muna sa una. Dahan-dahan ang dosage. Konti lang hanggang palakas ng palakas. Oh, katulad yung may cancer. Una, isa lang. Isang capsule. O ngayon, nag-aanim na siya. Magiging 12 pa. Ah, and siyam na siya. Ah, pataas na. Kasi matapang ito eh. Puro ito. Hindi ito parang dahon na dinurog, nilagay sa kanya. Hindi. Concentrate ito. Kaya nga, nano-process ito eh. Kaya nailagay ko maraming. Kasi pagka hindi nano-process, hindi concentrate, isang herbal lang ang mailalagay ko sa isang capsule. O kaya 12. Kasi nga, pininoy, yung pinakakatas lang. So, may tanong kayo? Nalaman ko na yung palang dugo ko yung... Oo, di ba? Isipin nyo, wala kayo, ano, ha? So, at least may natutunan kayo. At tandaan yan, para hindi kayo ignorante. Kaya ako inaano, kasi... Thank you very much, Doc. Yun nangyari sa pamilya ko, sa akin noon, nagkahirap-hirap kami. Dahil hindi malaman saan pupunta. Paikot-ikot lang, hanggang sa lumalala. Muntik nang mamatay ang misis ko. Kaya sabi ko, pag-aaralan ko, ano ba talaga ang pinanggalingan ng sakit, di ba? Sinabi ko sa inyo, saan? Sa dugo, masama. Sabi ko, gagawin ko lahat para matutunan ko, basa ng libro. 4 months, basa-basa. Bumili ko mga ano, nung natutunan ko, oh, nakapag ano ko, binigay ko sa misis ko, ayun, natulungan siya. O, oh, ayoko yung nangyari sa akin, mangyari rin sa inyo, no, sa hirap ng buhay ngayon. O, arawa naman ang Diyos dahil doon sa alam nyo, ang pagsubok, minsan, yan ang oportunidad eh. Yan naman ang naging oportunidad. Ako naman,
Kasi may maganda na kaming negosyo. Nakita niyo yung negosyo namin. Napakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo, ito yung negosyo namin. Ayan. O, oh, ano mo? Sports car. Nagbibenta kami. Grabe. Ha? Marikina. Eto, kaya hindi ko kaya i-garanti hanggang 2 taon pa ba ako, 1 taon. Eto, mananatili ito. Pero yung therapy, hindi ko masabi, ha? Kaya tinuturo ko na sa inyo yan para matutunan niyo. At least may natutunan na kayo, di ba? Opo, thank you, Doc. O, sige, tanong niya ako, ano, may natutunan ba kayo sa ilang oras natin? Mayroon, marami. O, di ba, sa inyo? Importante yan, tapos yan yung sa mga ano niyo. O, ito yung anak ko, sino nag-aasikaso niyan? Tingnan niyo, sino nag-aasikaso? Meron akong anak, eto. Siya. Ayan yung anak ko. Isa lang anak ko. Mag-iisa nga niya tayo, ma'am. Oo, ha? Nagkaroon din ng award dyan. Nakita niyo ba nagkaroon ng award? Hindi. Hindi pa. O, tingnan natin. Nandito yung award na yun eh. O, ito. Panoorin niyo, ha? O, lapit niyo. Ano? Lalagay kami sa TV. Net 25. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Philippine Awards na ginanap sa Manila Hotel. Kami lang ho rito. Ang aking kaibigan, aba, Net 25 Associate Producer si Rowena Maguma. Aba, si Ma'am Siwena. Pinarangalan ng Excellence in Broadcasting. Ilan pa sa binigang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. Bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. O, oh, nakita niyo? Ayan, ha? Ayan. Ay, ano ko? Puso ko lang very thankful sa... na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of party of this year artista. To be excellence in business. So I'm very happy nakasali yung business namin dito. Sa isang inventor, alam mo, yun lang naman, di ba? It doesn't matter about financial o sa pera. Kundi yung makilala lang ba? Yung ano na yun, nagpapasama ito kong parang. Una sa Diyos, siyempre, pangalawa, sa mga organizer nito. Dahil dito, kaya... Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Tsaka yung spray, marami ako natulungan. O, kaya tayo... Masakaon mo natin sa spray niya. Okay. Malinaw na, ha? Okay. O, ano masasabi niyo? Okay ba? Maraming salamat. Okay ba? May natutunan kayo. Alam ko, gagastos kayo, pero sulit siya. Talagang natuntun din namin yung... yung gamot mo na, no... Hindi kami makabili nga, wala kaming pira, pagbalik nyo. Pagbalik nyo. Pwede nyo i-Gcash, pwede kayong tumawag, pwede na pa-deliver lalamob eh, tsaka Gcash. Tsaka pumunta naman kami. Oo, oh, sige, sige. Kailan yung balik namin? Anong araw ba ngayon? Merkulis. Oh, Merkulis din. Merkulis. O, tsaka Wednesday, kadalasan konti ang tao. Ah, okay, okay. Ito na yung libo? Oo, hindi pwede nga. Oo, anim na session niya, sana stroke. Alam mo yung kanina galing dito, every 5 days yun. Kasi cancer yun eh, nagkikipag-unahan tayo sa cancer, dumadami ang cancer. Yung Okay? Okay na.